Sir, ayon sa JC Joint Circular, kinakailangang magbigay ang OVP ng kopya ng kanilang accomplishment report. Diba? Sa Pangulo ng Senado, sa Speaker of the House, bilang suporta ng kanilang liquidation report patungkol sa gastusing ito. Madam Speaker, nabigyan ba ang tatlong ito ng accomplishment report? Yes, Madam Speaker. Madam Speaker, ayon din sa mga nakaraang usapin, lumalabas na ginastos ng OVP ang halagang 125 million sa 19 na araw, 19 days lamang, na mukhang napakaiksing panahon, Madam Speaker. Maari bang ikumpirma ng COA ang nangyaring ito? Madam Speaker, mula po sa SAOB, December 13 to December 31 ang nakalagay. So, 19 days po yan. Madam Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days at tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po. Yun ang bang dahilan kung bakit nagbitiw itong si Attorney Matibag, ang Secretary General ng PDP Laban, nito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan siya po ang chairperson. Ito nga po ang balita, ano, nung nakaraang araw pa po ito pumutok, nagbitiw po sa kanyang tungkulin bilang Secretary General ng PDP Laban, ito pong si Attorney Matibag. Siya po ay pinagkatiwalaan, siyempre, ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa natapos na Duterte administrations. Panoorin muna natin ang balita mula po sa politico.com.ph. Secretary General at miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan o PDP Laban si Attorney Melvin Matibag. Sa kanyang pinasang resignation na naka-address kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte at Representative Pepito Alvarez, nagpasalamat siya sa tiwala at pagkakataong ibinigay sa kanya ng partido. Ani Matibag, naniniwala siya na naipakita niya ang kanyang pagiging tapat sa partido lalo na noong panahon ng 2019 at 2022 national elections. Humingi naman ang paumanhin si Matibag dahil sa ani ay biglaan niyang pagre-resign. Sa kabila niya, aniya, handa naman siyang makipagtulungan para sa maayos na transition ng kanyang trabaho at responsibilidad. Wala namang sinabi si Matibag na dahilan ng kanyang pagbibitiw. Yan, walang dahilan sa kanyang pagbibitiw. Pero alam naman po natin na ito po ay nangyari doon po sa kasagsagan ng pagtira nito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa House of Representatives. Hinggil sa issue ng extraordinary expenses at saka confidential funds. Pero bakit ba nagsalita itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kasi kinausap po siya ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte and thereafter, mabibigat na pangapanalita ang binitawan po ni Rodrigo Duterte, particular sa Speaker of the House na si Martin Romualdez at kabuuan po ng House of Representatives kung saan ang may bahay po nitong si Attorney Matibag ay kasalukuyang kongresista. Siya po ay si Honorable Maria Rene Ann Lourdes G. Matibag. First District Representative po siya ng Province of Laguna. Pero siyempre, hindi naman po iyan particular na dahilan. Ito ay inire-raise lamang natin sapagkat nagtutugma-tugma po kasi yung mga pagkakataon. Pero dito po sa balita ng One News,
kahapon, nakalagay po ang mga sumusunod. Attorney Melvin Matibag has resigned as Secretary General of Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan or PDP Laban. His decision stems from significant differences in opinion with the party's leadership, particularly regarding the allocation of confidential funds. Kaya kung ang pagbabasihan po natin ngayon mga tol, itong balita, talagang may kaugnayan ito sa issue ng confidential funds. Kasi ang nangyari po dyan, napag-alaman ng publiko sa pamamagitan ng Makabayan Black na ang 125 million pesos confidential fund ng Office of the Vice President noong 2022 ay nagasta lamang sa loob po ng 19 days. Pero mas nagulat po ang publiko dahil nang tinanong po si Representative Stella Kimbo at nang kanyang sagutin ayon po sa Commission on Audit, hindi pala 19 days lamang, kung hindi 11 days lamang. At ngayon, ito po ay nagdulot ng panawagan ng taong bayan na ipaliwanag ng Office of the Vice President kung saan dinala o ginasta sa loob ng 11 araw ang 125 million pesos confidential funds. Subalit ang nakalulungkot po doon, imbis na either manahimik o kaya magpaliwanag, naging attack mode pa ang datingan ng mga taga-suporta nitong si Vice President Sara Duterte, and even Vice President Sara Duterte herself sinabi na ang mga kume-question sa confidential funds ay kalaban ng kapayapaan at ang kalaban ng kapayapaan ay kalaban po ng gobyerno. Kaya hindi po naging katanggap-tanggap ito sa harapan ng publiko at lalong umingay ng umingay ang panawagan at pag-pressure sa Office of the Vice President pati na rin po sa House of Representatives. Kasi napag-alaman din po ng taong bayan na ang pondo pala ng confidential fund para po sa Philippine Coast Guard sa loob ng 17 taon ay nasa 100 million plus lamang. 17 years po yan kumpara sa 11 days lamang ng Office of the Vice President. At dahil po dyan, sa public clamor na yan at issue na talagang napakainit na tinututukan po ng taong bayan, hindi naman may kakaila na pinakinggan na po ito ng House of Representatives. At dahil na rin sa pangangailangan ng ating mga ahensya ng gobyerno sa West Philippine Sea para igiit ang karapatan po ng Pilipinas at ng kapwa po natin Pilipino doon. Kaya naman, napagdesisyonan po ng House of Representatives na i-realign ang confidential fund hindi lamang ng Department of Education at Office of the Vice President, kasama po rito ang Department of Agriculture, ang Department of Foreign Affairs at Department of Information and Communication Technology. Kaliwa sa sinasabi po ni Harry Roque na sinisingle out at pinupolitika lamang ito pong si Vice President Sara Duterte. Ang pag-realign po ay ayon sa pangangailangan ng kasalukuyang panahon at panawagan ng taong bayan na dapat itutok ng ating gobyerno sa mas mahalagang ahensya at hindi po sa mga civilian agency lamang ang confidential funds. Napunta po ang nabanggit na confidential funds mula sa mga binanggit po nating departamento patungo po sa National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council, Department of Transportation at saka Philippine Coast Guard. Ituloy ko po ang binabasa ko pong balita. Matibag firmly believes that civilian offices like the Office of the Vice President and the Department of Education should not be allocated confidential and intelligence funds. Sabi po ni Matibag, for the good of the party and for the benefit of the party, I must step aside because I cannot be part of a political party with I have separate or different opinion from leadership. Kasi ang opinion po nitong si Rodrigo Duterte, dapat ang confidential fund ibigay doon po sa kanyang anak na nakapinuno po ng Department of Education at saka ng Office of the Vice President. The resigned Secretary General of PDP Laban clarified that while there's a discrepancy on the confidential intelligence fund issue, there is no internal issue within the party. Yun naman pala. Talagang purely confidential fund lamang po ito. Wala namang kaming malalim na issue other than dun sa difference in opinion sa confidential fund. He also mentioned that he had a conversation with Vice Chairman Secretary
Alfonso Cusi prior to his resignation. Ngayon, gaano ba kahalaga ito pong si Attorney Matibag sa PDP Laban? Isa po ito sa pinakamahalaga na pwesto dyan po sa PDP Laban. Kung papanoorin nyo po yung isang anti-Marcos at anti-Duterte na vlogger, si Buenos Dias, Buenos Amigo, kung ano-ano man ang mga Espanyol na ginagamit niya, si vlogcaster, kinontent niya po itong si Attorney Matibag. At sinabi niya po ito, sinabi niya po doon sa kanyang vlog na napakalaki ng tulong sa isang political party at sa pagkakapanalo ng isang kandidato nitong si Attorney Matibag. Napatunayan daw po nila yan sa panahon ng dating mayor ng Manila na si Isko Moreno, kung saan ito pong si Attorney Matibag ay dating political legal leader ng Estrada Administration sa City of Manila. Pero dahil nga po sa hindi daw pagkakaunawaan ng binanggit niyang magkapatid, half-brother na Estrada, tumalun po siya mula po sa Estrada patungo po sa Moreno Administration o Moreno Camp, kung saan doon na po sila nagkasama nitong si Attorney Matibag. At napanalo po nila ito pong si Mayor Isko Moreno noon. Ngayon, ano pa ba ang ibang mga pruweba na kung gaano pinagkatiwalaan ng Duterte at gaano kahalaga sa Duterte administration ito pong si Attorney Matibag? Siya po ay inappoint ng Duterte administrations. Ang nakalagay po dito sa Presidential Communications Office Facebook post, March 10, 2022, itinalaga ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte si Attorney Melvin Matibag bilang Acting Cabinet Secretary kapalit ni Attorney Carlo Nograles na ngayon chairperson na ng Philippine Civil Service Commission. O, yan po yung pinakahuling appointment nito pong si Attorney Matibag. Pero naging controversial po ito si Attorney Matibag noong 2021, kung saan siya po ay presidente ng National Transmission Corporation na umaten po sa Senado at na-kick out po sa Senate hearing dahil sa pagsasalita niya po ng politically motivated yung ginagawa pong hearing in aid of legislation. Ayon po dito sa balita, October 22, 2021 ng GMA News Online, Matibag barred from Senate hearings over unprofessional behavior. Kung babasahin po ninyo ang balita na ito, mga tol, ipinapakita lamang po dito na talagang pinaninindigan po ni Attorney Matibag ang pagkampi niya po sa Duterte administration at ipinagtatanggol ito sa lahat po ng pagkakataon. Sige na nga, basahin po natin ang balita. Senator Sherwin Gatchalian has banned National Transmission Corporation President Melvin Matibag from attending hearings on the 2021 budget of the Department of Energy and its attached agencies and government corporation. I stand corrected kasi ang nasabi ko kanina, hearing in aid of legislation, ito po ay budget hearing ng Department of Energy kung saan po pala siya na banned para umaten doon po sa hearing. In a letter to Energy Secretary Alfonso Cusi, Gatchalian adverted to the October 21 hearing in which Matibag was declared out of order and removed after he called Senator Manny Pacquiao's questions politically motivated. Ayon po kay Senator Gatchalian din, any abusive, offensive, or otherwise improper speech or behavior will not be tolerated. As such, until Attorney Matibag is able to behave in a professional manner, I am constrained to prohibit his attendance to the remaining hearings of the Committee on Finance. Yan po ay dahil sa pagtatanong ni Senator Manny Pacquiao na mukhang hindi po nagustuhan nitong si Attorney Matibag. Kaya parang laging pabalang ang kanyang naging pagsagot at sinabihan po ng politically motivated ang ginagawa pong hearing ng Senado nung mga panahong iyon. Makikita po natin na talagang kakampi
nito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang administrasyon, ito pong nagbitiw na si Attorney Melvin Matibag. Pero dahil nga po sa issue ng confidential funds at sa tingin niya po ito ang nararapat, eh minarapat niya na lamang kung umiba ng landas at umalis dito po sa tinawag ni Vladcaster na sinking boat ng Duterte Party. Kasi ayon po dito kay Vladcaster, eh parang palubog na daw po ang Duterte Party, kaya unti-unti na daw pong nagja-jump ship ang mga dating kakampi nito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eh gano'n naman po kasi talaga sa politika. Kapag ka humihina ka, iiwan ka talaga ng mga kakampi mo. Kung sino ang malakas, kadalasan doon po kumukulay ang mga politiko. Kaya nga may kasabihan po tayo, wala pong permanenteng kaaway at permanenteng kaibigan sa politika. Tanging permanenteng interest lamang. At sana sa mga nakaupo ngayon, yung permanenteng interest na yan ay hindi para sa kanilang pangsariling kapakanan, kung hindi para sa interest ng taong bayan at ng bansa po natin. Ngayon, ano ang kahalagahan nito pong ating pinag-uusapan sa issue ng napapanahong issue? Hindi po natin dapat kalimutan ang issue ng confidential funds. Ang confidential funds na ibinibigay sa mga civilian government ay dapat gamitin po sa tama ng mga nabanggit na ahensya ng gobyerno. Hindi naman natin ninanais na alisin ang confidential fund, particular sa mga civilian agencies ng ating gobyerno. Kasi bahagi po talaga iyan ng kanilang mandato. Pero dapat naaayon, proportion, doon po sa kanilang mandate. Sa mga nakalipas na panahon, meron talagang confidential funds ang iba't ibang ahensya, civilian agencies ng ating gobyerno. Pero nakalulungkot na sa pagkakataong ito, sa pamumuno nitong si Vice President Sara Duterte at Department of Education Secretary nga, eh parang labis-labis po yung kanilang hiningi na confidential funds, 650 million pesos para po sa OBP at Department of Education, na kung susuriin po natin, eh hindi naman talaga nakaayon doon po sa mandato ng kanilang departamento at ng kanilang opisina. Ano ba ang mandato ng Office of the Vice President? Hindi ko alam, pero ito po marahil ay para sa pagsuporta sa kasalukuyang gobyerno, na merong mga ahensya talaga na nakatalaga na para tuparin naman yung kanilang mga mandato. Like for example, ang ginagawa po ng Office of the Vice President ay tumulong sa pamamagitan ng mga burial expenses, mga transportation, libreng sakay, and other kind of ayuda sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. Eh yan naman po ay ginagawa na ng ating Department of Transportation, ng ating Department of Social Welfare and Development na nakapailalim sa ating punong ehekutibo. Kaya parang redundant na lamang yung gagawin po ng ating Office of the Vice President kung ganun po yung kanilang mga kadahilanan sa paggasta ng confidential funds. Kasi hindi naman maikakaila mga tol na yan po yung dahilan kung bakit po nanghihingi ng confidential fund ito pong Office of the Vice President at saka Department of Education. Nasisingit na lamang yung sinasabi po nilang paglaban sa komunista o terorista. Makikita po natin ang kabuuan po ng kasagutan dyan nito pong si Vice President Sara Duterte dito po sa shared post nitong si Politic PH, kung saan si Vice President Sara Duterte po ay tinanong nito pong si Senator Riza Ontiveros kung ano po ba ang mga mandato ng Department of Education or ng Office of the Vice President. Kaya muli po nating balikan ang pagtatanong po dito nitong si Senator Riza Ontiveros kay Vice President Sara Duterte. Madam Vice President, during the 6 years of your term, ano yung ipopursue nyo na primary mandates ng inyong opisina? Mr. Chair, Your Honor, Yusek Lopez will answer the question. Mr. Chair, Madam Vice President, if you don't mind. Thank you. Sorry, Chief of Staff. Mr. Chair,
it's a general question kung anong primary mandates ang ipo-pursue ni VP during the 6 years of her term. So kung maaari po si VP ang sumagot. Yes, okay. There will be only two permanent projects that we leave in the office of the Vice President. One is the permanent office and residence of the future Vice Presidents. The second is the Vice President's museum. And yes. Bakit inaalam ang mandato? Kasi ang confidential fund is para siguraduhin na maisasakatuparan effectively ng isang ahensya ng gobyerno ang kanilang mandato. Kaya tinatanong ngayon dito nitong si Senator Risa Ontiveros, ano ba ang mandato ng Office of the Vice President? At ito ang naging kasagutan nitong si Vice President Sara Duterte. That's two, and then the third is the omnibus law about the charter of the Office of the Vice President. So that's Salamat kaayo, Madam VP. But I was asking po about primary mandates of your office. Ito po, I understand two or three permanent projects, yung permanent office, yung VP's museum, saka yung omnibus law or charter governing the office of the Vice President. Pero in terms of your office itself, ano yung primary mandates that you will seek to achieve as the Vice President, Mr. Chair? The strategic direction is to institutionalize and implement socioeconomic services and key programs towards nation building in support of the 8-point socioeconomic agenda of the Office of the President and his direction and mandate of Bagong Pilipinas. Sigurado, it's one of the toughest portfolios to hold in government, pero nakikita ko po concurrent yon sa pagiging VP. So, hiwalay pa po yung primary mandates ng DepEd, which I'll ask in the other hearing later, but may iba pa pong primary mandates yung Office of the Vice President. So, at least initially, nakikita ko yung primary mandates ng office nyo in support of the mandates and the programs of the Office of the President. I hope, Mr. Chair, dahil pangalawang taon na ito ng panunungkulan ni VP, at least in the next budget hearings, we can hear more specific and distinct mandates of the OVP kesa lamang in support of yung mandates ng OP. The Office of the Vice President has been allocated confidential funds amounting to 500 million pesos. According to Joint Circular Number 2015-01, issued by the COA, DPM, DILG, CGC, GCG, and DND, confidential funds refer to those expenses related to surveillance activities in civilian government agencies. Yan. Related to surveillance activities in civilian agencies. Pero, kaya nagkakaroon yan kasi ang layunin para ma-execute ng tama at ma-achieve yung objective ng nabanggit na ahensya. Kaya ngayon, nagtatanong ng taong bayan, paano ginasta ang 125 million pesos ng Office of the Vice President sa pamamagitan ba ito ng mga surveillance activities ng OVP? Sa pamamagitan ba ng surveillance activities na yan ng OVP, kinakailangan ng 125 million pesos na gastusin sa loob lamang ng 11 araw? Katanungan na hanggang sa kasalukuyan, hindi po sinasagot ng Office of the Vice President. That are intended to support the mandate or operations of that agency. So, una pong tanong dito, Madam Vice President, which mandates of the Office of the Vice President will be supported by the aforementioned allocation of the confidential funds, Mr. Chair? Mr. Chair, Your Honor, all of the projects of the Office of the Vice President use the confidential funds that is intended for the safe, secure, and successful implementations of programs, projects, and activities and engagements of me and all the satellite offices, including the central office of the Office of the Vice President. Hindi na po sabi nyo yung primary mandates ng office nyo in the next 6 years.
would be in support of the primary mandates of the OP. So, alin po sa mga primary mandates na yon, as you conceive them in support of the primary mandates of the OP, alin sa mga primary mandates na yon ang masusuportahan or specifically gagastosan ng confidential funds na ia-allocate ng Kongreso sa office mo? Yes, Mr. Chair, Your Honor, the constitutional mandate of the office of the Vice President is only to be a reserve, a bench warmer, in the event of, do not want to mention it, but in the event that the President cannot discharge his functions, that is the constitutional mandate of the office of the Vice President. Apart from that, all the other projects of the office of the programs, projects, and activities of the office of the Vice President will depend largely on the decision and discretion of the incumbent elected Vice President. So will depend on the discretion ng current office ng current Vice President at siya yon. Kaya ngayon paano ngayon ipapaliwanag yung discretion na yan ng Vice President na gastusin ang 11 days lamang ang 125 million pesos. Perhaps unexplainable talaga 'yan eh. Hindi talaga maipapaliwanag maliban na lamang kung sasabihin ng katotohanan kung paano ginasta. At dahil po diyan, I believe tama ang ginawa nitong si Attorney Matibag na bumitiw sa party kung saan nabibilang o pinuno itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi kinakampihan ng partido ang paninindigan ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa pangunguna ni Vice President Sara Duterte na dapat meron silang confidential funds. Ganun pa man, ang paniniwala ni Atty. Matibag, hindi dapat. O kaya, para hindi na magtalo, magbitiw na lamang ito pong si Atty. Matibag. Pero dagok po ito sa PDP laban. Napakalaki po ng contribution ni Attorney Matibag bilang Secretary General ng nabanggit po na partido at hindi maikakaila na ibahagi po siya ng pagkakapanalo ng Duterte administrations o kung anuman ang kinahinat na ng Duterte administration sa panahon ng kanyang 6 na taon na panunungkulan, hindi maikakaila na bahagi po doon ito pong si Attorney Matibag. Sa huli mga tol, huwag nating kalilimutan na ang tunay na issue ang 125 million pesos confidential funds. Ang ginagawa po kasi ng mga DD sheets, dinadivert nila po ang issue sa ibang usapin para kalimutan po ng taong bayan na merong 125 million pesos confidential funds na ginasta lamang sa loob ng 11 araw ng Office of the Vice President. Maraming salamat po sa inyo. Hindi na po muna ako magbabasa ng inyong mga komento dahil meron po kaming lakad ng aking pamilya. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat. Doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.